Praise God. Purihin po ang Panginoon. At sa mga oras po na ito ay welcome ko po ang bawat isa sa gawain ng ating Panginoon. Okay, so isa na naman pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Kata muli, ang gabing ito ay tinatawag po nating pinagpala ng Diyos sapagkat sa gabing ito ay makakapakinig na naman po tayo ng Word of God at tatanggapin na naman po natin ang mensahe ng Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng kagalingan, nagbibigay sa atin ng kalakasan sa lahat ng aspeto ng buhay natin para sa kaluwalhatian at karangalan ng ating Panginoon. Okay, so sa gabing ito ay patuloy po natin pag-uusapan ang prayer. Okay, since tonight is our prayer night. Okay, so we will talk more about prayer. Okay, so at ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa gabing ito ay the five commands and benefits related to prayer. Okay, so ano po ba yung mga commands na ito at mga benepisyo na matatanggap po natin mula sa ating Panginoon in relations to prayer, mga kapatid. Okay, so bago po tayo magpasimula, ay kuhali na nga po natin ang ating mga Bible at tayo po ay magkaroon ng mag-umpisa po tayo sa isang maikling deklarasyon at ipatong po natin, okay, ang ating Biblia sa ating ulo. At sa sign na tayo po ay na manatili nga po sa ating puso at isipan kay ang salita ng Diyos. Okay? So, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. I am a listener. I am a learner. I am a doer. I am a winner. A disciple maker. I am anointed. And I am a harvester. In Jesus' name. Amen and amen. Okay? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay? And right now, sa mga oras po na ito ay patuloy natin ilagay sa tapat ng ating puso ang ating mga Biblia. Yakapin po natin ito. And let's all pray. Ama naming Diyos, Ama, sa pangalan ni Jesus, o Diyos na mahabagin, Diyos na may likha ng langit at ang lupa, o Diyos ng Israel, sa mga oras pong ito, ay patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan at patuloy po naming pinagpapasalamat ang gabing ito, ang oras na ito, ang araw po na ito, sapagkat sa gabing ito ay muli po kaming tatanggap ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula po sa inyo. Muli na, patuloy naming mararanasan ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang pag-ibig mong walang hanggan at ang katapatang walang katulad. Ama, salamat po. Maging sa kapayapaan ay pinagkakalob niyo po sa amin sa mga sandaling ito upang kami po ay magkaroon ng magandang oras, magandang panahon na makapakinig sa inyong mensahe sa gabing ito. At sa gabing ito, sa mga oras na ito, Diyos, kayo nga lang po ang aming patuloy na itinataas, niluluwalhat at pinararangalan, Panginoon. At patuloy pong gamitin ang inyong lingkod upang may pahayag ng may katapatan, ng may kabanalan, ng may katapangan ang inyong mensahe, Panginoon, sa gabing ito. At kayo rin pong patuloy na magpala to all our viewers, our listeners sa live streaming po na ito. Ama, salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus at patuloy naming inaanyayahan ang banal mong Espiritu to be upon our lives na patuloy na po magitna sa aming live stream po na ito. Salamat naman. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, palakpakan po natin ang Lord. Okay, bigyan niya po natin ng isang ng virtual clap ang ating Panginoon. Okay po, at ayan, so sabihin na po natin dyan sa comment section. Muli, unahin po natin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Okay? So, pasalamatan na po natin ang ating Diyos. Okay? So, ngayon pa lang, lagay niya po natin dyan sa comment section. Salamat po, Panginoon. Okay? Sapagkat muli tayong makaka-receive ng mga pagpapala ng Diyos sa gabing ito. Okay po? So, katulad na sinabi ko po kanina, okay, so, ang pamagat po ng ating or yung topic po natin
Tonight is the five commands and benefits related to prayer. Okay, so ang sabi nga po sa Psalms, yun po yung text natin for tonight. Okay, Psalms chapter 31. Sorry, Psalms chapter 91, verse 15 and 16. Okay, ang sabi po dyan ng Panginoon na kung tayo po itatawag sa Kanya, diringgin niya po tayo nitong ating Panginoon upang ipakita sa atin na siya po ay Diyos na nagliligtas. Okay? Kaya, huwag po tayong makalimot na tumawag sa Diyos sapagkat pag tumawag naman po talaga tayo sa Kanya, diringin tayo nitong Diyos at talagang ipapakita niya po sa atin na siya ay makapangyarihan, na siya ay tumutugon, na siya ay nagliligtas. Okay? So, what are the five commands and benefits kay related to prayer? So, yun po yung pag-uusapan natin sa gabing ito. So, it is a command, okay? So, command na talagang tayo po ay manalangin at babanggitin po natin dito ano naman yung mga benefits ng commands na ito sa ating pananalangin, okay? So, number one po mga kapatid ay sa limang command, okay? Sa five commands na nagdadala ng benefits, na may mga daladalang benefits sa buhay natin related to prayer. Number one, watch and pray always. Okay? So, ang sabi po niya sa number one, watch and pray always. Okay? So, patuloy po tayong magbantay at patuloy po tayong manalangin. Na ibig sabihin po, sa pananalangin po kasi ay ito po ay isang paraan ng paghahanda. Okay? So, preparation po kasi ang prayer eh. Saan? Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay na pwede nating ma-encounter. Sa lahat ng bagay na pwede nating makasagupa. Okay? Sa buhay po natin. Okay? Preparation po ang prayer mga kapatid. Okay? So, watch and pray always. Kaya lagi po tayong pinaghahanda. Tayo po ay patuloy na manalangin. Okay, so inutusan po tayo ng ating Panginoon. So what are the benefits? Okay, at paano ito sinabi sa atin ng ating Panginoong Yesus? Okay, si Jesus Christ po mismo nagsabi nito sa atin. Sa Luke 21, verse 36. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Okay, basahin ko na po sa inyo sa Tagalog. Sa Luke chapter 21, verse 36. Kaya't maging handa kayo lagi sa lahat ng oras. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Okay, sino po yung anak ng tao na tinutukoy dito? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, so tinatawag din po siyang anak ng tao. Tinatawag po siyang anak ng Diyos, tinatawag din po siyang anak ng tao. Because Jesus Christ is a bodily form, ay Jesus Christ ay nasa katawan, nasa katayuan, okay, ng katawang tao, okay, at nasa katayuan naman ng katawang makalangit. Okay, so tinatawag na heavenly body, okay, so siya rin po. Nung siya po ay nandito sa lupa, kaya po siya ay tinawag din po na anak. Siya po ay nanirahan dito sa lupa, kaya po siya ay tinawag din po na anak ng tao. Okay? So, at siya mismo nagsasabi. Okay? Sinasabi niya rin po sa sarili niya na siya po ay anak ng tao at sinasabi niya rin po na siya po ay anak ng Diyos sapagkat siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Okay po, mga kapatid? Now, okay. So, watch and pray. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa Luke chapter 21, verse 36. So, anong benefits po nito sa buhay natin? Bakit lagi tayong pinaghanda? Upang tayo nga po ay patuloy na maging malakas. Okay, so sabi nga po sa kanina, prayer is a preparation. Upang tayo po ay patuloy na maging malakas. Ang sabi po rito sa phrase B ng Luke 21, verse 36, upang malagpasan natin ang lahat ng mangyayari sa buhay na ito. Okay, so meaning, kapag lagi po pala tayo nagpipray, kaya ito po ay paghahanda upang mapagtagumpayan natin. So, yun naman po yung benefits.
upang mapagtagumpayan natin anumang bagay na mangyayari sa buhay natin at makatatayo tayo kay sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, yun po mga kapatid, ang number one natin. Watch and pray always. Pagkat ito po ay preparation upang tayo po ay manatiling malakas upang mapaglabanan natin at hindi lang basta mapaglabanan, kundi mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na mangyayari sa buhay natin. So, gusto po ba natin yon? Na anuman yung mangyari sa buhay natin, tayo po ay mga anak ng Diyos na mananagumpay. Okay, tayo po ang laging magwawagi sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. At patuloy itong mangyayari sa buhay natin kung gagawin po natin ang command. So, sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos, yung watch and pray always. Okay, so, number two mga kapatid, sa five commands and benefits related to prayer, pray lest you fall into temptation. Okay? Manalangin daw po tayo at baka tayo ay mahulog sa tukso. Okay? So meaning, importante po ang pananalangin, kaya inuutusan po tayo ng Diyos, okay, ng mga preacher, ng mga disciples, and lalo na po ang ating Panginoon, upang hindi po tayo mahulog sa tukso. Okay, so yun po naman yung benefits nito. At pag hindi po tayo nahulog sa tukso, hindi tayo magkakasala. At pag hindi tayo nagkasala, okay, hindi tayo na nahulog sa tukso, so walang mga consequences na maaring walang consequences na masamang mangyari sa buhay po natin, mga kapatid. Okay, so gusto po ba natin yon? So, nang sa gayon, pag hindi po tayo nahulog sa temptation, safe po tayo. Okay po tayo. Okay, na mas napapayapa po ang buhay natin. Okay, sa Matthew chapter 26, verse 41. Okay, so tingnan po natin. Matthew chapter 26, verse 41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Okay, so pinagbabantay tayo, ang pananalangin ay isang pagbabantay. Okay, pagbabantay din po mga kapatid upang hindi po tayo madaig ng tukso. At and of course, katulad nga po sinabi ko rin, alam niyo naman pagka tayo ay hindi nadaig ng tukso, tayo po ay mga mananagumpay. At ang kailangan natin gawin upang hindi po tayo madaig ng tukso, okay, so huwag na nating kantahin yung tukso, layuan mo ako, okay? O tukso, layuan mo ako, so huwag na. Okay, so ang kailangan po natin para mapaglabanan natin yan, okay, di mo na kailangan kantahin yung tukso, layuan mo ako, manalangin po tayo, okay? So pray lest you fall into temptation, okay? So pag ginawa po pala natin to, hindi na po tayo basta-basta madadaig ng tukso kapag nanalangin po tayo. Kaya yun po yung pinapagawa sa atin ng Lord. Okay, kaya kung mapapansin mo, lapitin ka ng tukso at mabilis kang nadadala nito kasi nga hindi po tayo prayerful. Okay, pero kapag prayerful po pala tayo mga kapatid, makikita mo yung power, okay, of resisting the temptation. Okay, makikita mo yung kapangyarihan na talagang hindi magtatagumpay ang tukso sa iyong buhay. Nakuha niyo po yan, okay po? So, kailangan po natin manalangin. Okay, so pray lest you fall into temptation. Okay, number three, pray for workers. Okay, ano naman po ang sabi dito? Sa Luke chapter 10, verse 2. Ang sabi sa Luke chapter 10, verse 2, sabi niya sa kanila, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari na ang magpadala. Sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Okay, so ano po ang pinapagawa sa atin ng Lord? Dapat nagpipray po tayo for workers. Okay, so hindi po ito yung mga workers, yung mga empleyado. Okay, so ito po yung mga manggagawa ng Panginoon. So pinagpipray po tayo ng Diyos. Okay, inutusan po tayo ng Diyos na manalangin for more workers pagkat upang maani na po yung mga dapat anihin. Ibig sabihin, dapat yung mga kaluluwa
na dapat nang makakilala sa Diyos, na dapat nang tumanggap sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, ay mangyayari na. At nang sa gayon, ano po ang mangyayari naman? Ano magiging benefits po nito sa buhay natin, sa komunidad po natin? Okay, so mapapayapa ang komunidad natin sapagkat maraming tao ang nakakilala sa Panginoon. The more na maraming tao ang nakakilala sa Lord, maraming tao ang naglilingkod sa Lord, mas magiging maayos ang bayan po natin. Mas magiging maayos ang bansa natin at ang buong mundo. Okay? Kaya, pray for more workers. Okay? So, patuloy tayong manalangin na sa may-ari, okay, nang aanihin. Patuloy tayong manalangin sa Lord. Siya pong may-ari ng mga harvest po niya. Siya pong may-ari ng lahat ng bagay, maging mga tao. Okay? So, pray for more workers nang sa gayon. Ang mga tao nga po, maging yung mga kapitbahay mo, okay? Ano pa? Yung mga kasakasama mo araw-araw ay mabahagi na, okay? Ng salita ng Panginoon, okay? And of course, kasama ka na dyan. Ano po? Kasi nga, kaya ka nagpipray at isa ka sa mga pinapagawa ng Lord o pinutusan ng Lord na manalangin kasi nga po, workers ka rin, okay? And of course, we must pray for more workers. Nang sa ganyan, hindi lamang po tayo yung nag-share ng gospel, okay? So, marami tayong nagiging katuwang, marami tayong nagiging kasama sa pag-ani, okay? Ng mga anihin po na ito ay madala po natin sa paanan ng ating Panginoon. So, let's pray for more workers, mga kapatid, okay? So, yun po yung command sa atin, okay? Sapagkat ang magbe-benefits nito, no? Unang-una tayo pong lahat. Okay, so mababawasan kapag tayo po ay marami nang nangangaral ng salita ng Diyos, marami tayong marami na tayong nangaakay, okay, sa mga kaluluwa, so mababawasan ang mga kriminal sapagkat sila ay magkakaroon ng ng strong conviction. Okay, so sapagkat sila ay nababahaginan ng salita ng Diyos, okay, nababahaginan ng katotohanan, nalalaman nilang katotohanan at magagawa na rin po nila itong isa pamuhay. At pag nangyari yon, mga kapatid, mababawasan ang kriminalidad at mapapayapa nga po ang ating bayan. Okay? So, mawawala na yung mga pag-iisip ng masama, yung mga paggawa ng masama sa kapwa ay hindi lang basta mababawasan at posible pang mawala na ito kapag patuloy po natin ginawa ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? So, that is number 3. Okay, so balikan po natin para sa ating pagtutuloy-tuloy. So, number 1 po na 5 commands and benefits related to prayer. Number 1, watch and pray always. Number 2, pray lest you fall into temptation. Number 3, pray for workers. And the number 4, pray for those in authority. So, isa pa po ito, mga kapatid. So, hindi lamang po mga workers, of course, ang kailangan natin paramihin. Hindi lamang mga magagawa sa Panginoon, kundi dapat patuloy din po natin ipanalangin yung mga nasa otoridad. Okay? Sapagkat sila po yung mga namamahala. Sila po yung mga nagpapatupad ng batas. At kapag sila po ay mayroong pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay, mas magiging maganda, mas magiging mapayapa, mas magiging matiwasay ang ating bansa, okay, ang ating bayan. So, let's pray for those in authority, okay, na hindi lamang po mabawasan ang corruption, kundi mawala po ito. Okay? So, wag po nating isipin na imposibleng mawala ang corruption. So, kapag patuloy po nating ginawa ang kalooban ng Diyos, ay posible pong mawala ang korupsyon. Tandaan po natin, wala pong imposible sa Diyos. Okay? So, kapag sinabi na natin imposible, eh yun po talagang mangyayari. Okay? Pero kapag sinabi natin na posible, yun din na mangyayari. Posible na mawala ang korupsyon kapag tayo po ay patuloy nating idinulog sa Diyos, okay, ang mga nasa otoridad po na ito. Okay? So, ano po ang sabi sa atin sa 1 Timoteo chapter 2, basahin po natin verses 2 to 3. 1 Timoteo chapter 2 verse 2 to 3. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay
ng matahimik. Yan, di ba? So, pagpatuloy pala natin ginawa ito, mga kapatid. So, huwag puro pambabatikos. Huwag puro pamumuna o mga kritiko. Okay? Hindi yung puro na lang kamalian nila, mga kakulangan nila ang nakikita natin. Okay? Let's try to pray for them. Let's try to help them. Okay, maging sa pamamaraan po ng pananalangin, malaking bagay po ang nagagawa natin. Napatuloy po natin silang iluhod sa Diyos at nang sa gayon, ano naman po magiging benefits po natin dito upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. So, yun po yung magiging benefits po natin, mga kapatid. Hindi yung puro reklamo na lang, hindi yung puro critics na lang. Ipag-pray natin sila nang sila po ay hipuin ng Diyos. Ang kanila mga puso't isipan ay maging malinis, maging maaliwalas, okay? Maging maayos sa harapan ng Diyos, nang sa gayon maging maayos at maging magaling, maging mahusay sila sa kanilang pamamahala nang may pagkatakot o banal na pagkatakot sa Diyos. At nang sa gayon, makakamtan po natin, magkakapamuhay tayo ng matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. And verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Yan, nakakapamuhay tayo ng mapayapa, ng tahimik, ng marangal. Kaya patuloy po nating ipanalangin din those people in authority. Okay? So, of course, kasama na dyan kung sino po yung mga namumuno sa inyo, kung sino yung mga kinikilala nyong leader, okay, maging sa church, sino ba yung mga kinikilala nyong leader, pray for them. Sino ba yung mga kinikilala nyong leader sa bayan nyo, sa barangay nyo, pray for them. Okay, maging sa mga sa sitio, okay, sa mga purok, okay, sino ba yung mga pamunuan dyan, yung mga namumuno dyan, isama nyo po yan. So, pray for them. Sapagkat tayo po, ano naman ang magbe-benefits po nito, mga kapatid. Okay? So napakaganda po ang pinapagawa sa atin ng Lord with in regards of prayer. Okay? So, pray for those in authority. Okay, so the last number 5 na commands and benefits na makukuha natin o binibigay sa atin ng Diyos related to prayer. Okay, number 5, pray for your enemies. Okay? So, pray for your enemies. So, marami yung iba nagtataka, nako po. Dapat yan sa mga kaaway na yan, sinusumpa. Okay? Dapat sa mga kaaway na yan, pinapainan ng mga malalim na hukay nang sila'y mahulog doon. Okay? Nang hindi na sila makita. Okay? So, ang dami minsan na sinasabi natin ng mga negatibo. Mga iniisip na negatibo. Okay? Hanggang sa magawa na po ito ng isang tao. Okay? Ng isang bagay na hindi maganda sa kanyang kaaway o umaaway sa kanya. Pero ano po ba ang utos sa atin ng Diyos? Okay? Sa Biblia, nakasulat po, pray for your enemies. Okay? So, hindi nga lang po ito prayer. Eh. Si Jesus Christ nagsabi, okay? Even in Matthew chapter 5, ano po, verse 48. Okay? So, in Matthew chapter 5, I think it's a verse, Matthew chapter 5, tingnan po natin mga kapatid, double check po natin, okay? Bigla lang po kasing pumasok sa isip ko ito, okay? Hindi ko po ito naisulat dito sa aking notebook. Okay, Matthew chapter 5, okay? Ang sabi pa nga po ni Jesus Christ dito, narinig ninyo sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa. Okay, sa Matthew chapter 5 verse 43. Narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. In verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Okay, so si Jesus Christ nga po, anong kuman sa atin? Ibigin mo ang iyong kaaway. Diba? So kung iisipin mo nga naman, paano mo gagawin yun? E diba, ikaaway mo nga. So, madalas, kapag sinabing kaaway, nako, talagang pagpaplanuhan mo na ng hindi maganda. Okay, kasi nga, parang hindi ka napapayapa kasi nga inaaway ka. Alam niyo po, isa sa mga sikreto niya, para mapayapa po kayo, okay, para
sa kabila ng may mga bumabatikos sa inyo, may mga kumukutya, may mga umaaway sa inyo, alam niyo po lang naman ang sikreto para mapayapa po kayo, pag-pray niyo po sila. Gawan niyo po sila ng mabuti. Ang sabi ni Jesus Christ, mahalin mo sila, ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi lamang yung mga taong nagmamahal sa iyo ang ibigin mo, kundi ang maging mga kaaway mo. Okay, or mga umaaway sa iyo. So, ibigin mo sila. Yun po ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Okay? So now, so related naman po sa prayer, pray for your enemies. Sabi po niya sa Luke chapter 6 verse 28. So tingnan natin. Luke chapter 6 verse 28. Sabi dito, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo. So meaning yung mga umaaway sa inyo. Sabi dito, pagpalain nyo, o kaya ipag-pray ninyo, ipagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Okay, so yun po yung command sa atin. Okay? So, bakit po natin ito sinasabi? Bakit din po ito ang command sa atin ng Lord? Sapagkat kapag sinumpa ka ng umaaway sa iyo, eh nagalit ka. Kaya sinumpa mo rin. So, ano mangyayari sa iyo? Nagsumpaan na kayong dalawa. Okay, buti sana kung maganda yung sumpaan nyo. Most probably, okay, kapag ikaw ay sinumpa ng isang tao, of course, yun ay hindi maganda. Okay, yun ay masama. So, pag sinumpa ka, ay talagang hindi maganda po yun, mga kapatid. Subalit, alam nyo po, isa sa mga sikreto, ano po, ito po yung benefits nito eh. Isa sa mga benefits nito, kapag sinumpa ka, na mga nang-aaway sa'yo, kayo ng mga taong galit sa'yo, pagpalain mo at ipanalangin mo sila. Sapagkat, upang hindi tumalab sa'yo yung kanilang sumpa. Okay? So, sabi rin niya po, sige, tingnan po natin yung Lucas, chapter 6, verse 31, okay, sa kasunod na verse po, sabi po sa 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Okay? So, meaning, kaya mo siya pagpapalain, kaya mo siya pagpipray, kasi gusto mo yun ang ginagawa sa iyo ng kapwa mo. Pero kapag sinumpa mo rin siya, para mo na rin sinabi na, yun talagang gawin din sa iyo na yung kapwa, na isumpa ka rin. Okay? So, tanda natin, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung anong nais mong gawin nila sa inyo, okay, kung anong nais mong gawin nila sa iyo, yun ang dapat mong gawin. Okay? Kung gusto mong pagpalain ka ng ibang tao, maging yung umaaway sa iyo, later on, pagpapalain ka niya, ipagpipray ka niya kapag ginawa mo yun sa kanya. Okay? Kapag pinagpala mo siya at pinagpray mo siya. Okay, so isang verse po dito sa sabi nga po sa 1 Peter chapter 4, verse 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. So, hindi mo kailangan sumpain ang nagsusumpa sa'yo, hindi mo kailangan awayin ang nangaaway sa'yo, bagos ang sabi ng Panginoon, pagpalain mo, ipanalangin mo, sapagkat ikaw naman ay pinagpala na ng Diyos. Okay? Sapagkat lalapat ng dahil sa mga mabubuting gawa, okay, kung kaya ka sinusumpa, dahil kay Kristo, kaya ka inaaway, so, pagpalain mo na lang sila, sapagkat ikaw naman ay pinagpala ng Diyos, dahil kay Kristo. Sapagkat sumasa iyo ang Espiritu Santo. Okay? So, yun po mga kapatid. Kaya, pray for your enemies. Okay? Love your enemies. Okay? Sa Luke chapter 6 verse 31, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin din nila sa iyo. Okay? So, yun po yung commands na ibinigay sa atin ng Lord with regards doon po sa prayer na topic po natin tonight, okay? So, 5 commands and the benefits, okay, related to prayer. So, yun po yung mga commands na sa buhay po natin na dapat po natin gawin related to prayer at yun po ay may mga kasamang mga benepisyo sa buhay natin. So, I hope natandaan po natin, okay? So, number 1, watch and pray always. Pray lest you fall into temptation. Pray for workers, pray for those in authority, pray for your enemies, okay? So, yun po mga kapatid, yung 5 commands and benefits in related to prayer. Purihin po ang Diyos, okay? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko, pumikit at manalangin.
Ama namin, Diyos na mahabagin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito. And Lord, and by the power of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus, we believe, Lord, na kayo po ang patuloy na, ang banal mong Espiritu ang patuloy na mag-guide sa amin, mag-lead sa amin, ang magbibigay sa amin ang magtuturo sa amin upang kami po ay makapanalangin ng wasto, upang kami po ay makapanalangin ng mga bagay na ayon sa kalooban mo, Panginoon. And help us, Lord, by the power of the Holy Spirit, na manatili sa puso at isipan namin yung mga itinuro niyo po sa amin, pinagkalam niyo po sa amin na message sa gabi kong ito. Maraming salamat po aming Ama. And Lord, right now, in the name of Jesus, patuloy ko pong dinideklara, Lord God, yung mga benefits ay siya nga pong patuloy naming matatanggap kung susundin po namin, Panginoon, ang mga pinapagawa niyo po sa amin. Yes, Father God, salamat po sa pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, palakpakan po natin ang Lord. Bigyan po natin ng virtual clap ang ating Panginoon. Okay, so, by the way, no, iniimbitahan ko po yung mga first-timers po natin that if you really want to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior at ibig mo siyang magkaroon ka rin ng intimate relationship sa kanya, okay po, so, inaanyayahan kita na itaas mong iyong mga kamay at kayo po ay pumikit at i-guide ko po kayo sa prayer of acceptance, okay? Sa pagtanggap sa ating Panginoon bilang upang maging tagapagligtas, okay, at maging Panginoon ng iyong buhay, okay? So, sundan mo po yung prayer ko, kapatid. Panginoong Jesus, sa mga oras pong ito, lumalapit po ako sa inyo na nagpapakumbaba po ako sa inyong banal na harapan at inaamin ko po na ako isang tao makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. At mula po sa gabing ito, sa mga oras po na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po at isulat mo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Ito po ang aming dalangin. Okay? Congratulations kapatid. Palakpakan natin ang Lord. And welcome to the family of God. And I declare more blessing, okay, sa iyo at sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay na mula sa araw na ito, patuloy mong mararanasan ang kabutihan, katapatan at pag-ibig ng Diyos kasama ng iyong pamilya. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Okay? So, sa mga oras po na ito, mga kapatid, ay dumako po tayo sa ating communion. Okay? At habang piniprepare po yung communion natin, okay, o nakaready na, ay tayo po muna ay basahin or magbasa sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Basa po, mga kapatid. Praise God. Okay, sa mga oras po na ito ay hawakan natin ang tinapay at saro or biskit. So meron po tayong 2 special benefits kung kaya't patuloy po natin ginagawa ito, okay, upang tanggapin ang kalakasan, kagalingan na kaloob ng Diyos at ang kanyang paglilinis o pagpapatawad, okay, yung forgiveness sa ating mga kasalanan, okay? So, ito po yung biscuit or tinapay, simbolo po ito ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng kanyang mga palo, lahat ay sugat sa katawan, tayo po ay tumanggap ng kagalingan. At ito naman pong juice, okay, grapes juice or red wine, simbolo naman po ito ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Na sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo, okay, sabi nga po sa Hebreo, chapter 9, verse 22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness, okay? Kasi gabing ito, tanggapin natin ang complete healing and complete forgiveness mula sa ating Panginoon. At ito po ay ginagawa natin sa pakikisa
o sa pagtanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So manalangin po tayo. Amang mahabagin, Diyos na may kanan ng itatang lupa, aming Ama, salamat po sa mga oras na ito. Lord, ang mga elementong ito, ang mga the bread and the wine, Lord, ang communion na ito, Panginoon, ay pagpalain mo. Buhusan niyo po ito ng barilugo ng Panginoong Jesucristo at patuloy na gamitin ng instrumento upang gumaling kami, upang patuloy na matanggap natin namin ang complete healing, incomplete forgiveness. Salamat, Ama, para sa inyong kaluwalhati at karangalan. Kami po ay gagaling, kami po ay lalakas, kami po ay tumatanggap ng complete forgiveness mula sa iyo. Salamat, aming Ama, in Jesus' name we pray. Amen. Okay po, so kainin na po natin at inamin. Amen. So, purin po ang ating Panginoon at sa mga oras naman pong ito ay patuloy po nating pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Purin po ang ating Panginoon. Okay, kuhanin na po natin ang ating mga Bible sa ating sa ating pananalangin ng pangwakas sa gawain po ng Lord sa gabing ito. Okay? And right now, ipatong po natin sa ating dibdib, sa tapat ng ating puso ng ating Biblia, habang nakataas po ang ating mga kamay, at tayo pong lahat ay manalangin na. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito, at patuloy po kaming tinuruan, patuloy po kaming pinalalahanan ng mga salita, na patuloy nagbibigay kalakasan, patuloy nagbibigay buhay, patuloy nagbibigay sa amin ng conviction, upang kami po ay patuloy na matuto at magkaroon ng kaalaman, karunungan sa buhay po na ito na kami po ay dapat sumunod sa mga salita mo, Panginoon, upang kami po ay patuloy na tumanggap ng mga pagpapala, tumanggap ng mga benefits, tumanggap ng mga ipinangako mo, Panginoon, na kaakibat, Panginoon, sa mga kautusan na pinagkakalob nyo po sa amin. Ama, maraming salamat po sa message nyo po sa bawat sa po sa amin sa gabing ito. At ito po ay sinisilyuhan ko ng banal mong dugo ng aming Panginoong Espiritu at ng banal na Espiritu upang ito po ay makapanatili sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buhay. At nang sa gayon ito ay magsipamunga, Panginoon, at may sapamuhay nga po namin at patuloy na ang buhay namin ay makapagbigay sa inyo po ng kaluwalhatian at karangalan. At ang buhay namin sa mundong ito ay tunay nga po na maging makabuluhan. Maraming salamat, Ama. Sa'yo lamang po, Diyos, ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan magpakailanman. Mga bagulang kapatid, pati natin itas ang ating mga kamay sa harapan ng ating Panginoon o sa harapan po ng screen na ito. Tanggapin nyo ang masaganang habag at pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisa ng banal na Espiritu. Tanggapin niyo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, ang katapatan ng Diyos na walang hanggan. Sa Diyos lamang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan, kapangyarihan, pasasalamat, magpakailanman. Ito pong aming dalangin. Maraming salamat, Ama, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon.